Magte-testing tayo. I-demo ko para malaman ninyo kung paano i-operate. Kunyari, umapo ang tubig. Wala siyang liyab. Ngayon, tatanggalin natin yung kaserola. Titestingin natin buhusan. Ngayon, tatanggalan natin ang takip. Bubuhusan natin ng walang takip. Kaunting tubig lang. Presyo ng ating used oil stove. Ngayon, pag sinasabi ko ang presyo, sinasabi agad nila sa akin na mahal. Ang katunayan yan, bawi-bawi lang yan. Wala akong tubo doon. Ayan, ito na yung ating mga finished product. Ito yung ating kalan na pangbinta. Ito yung ating ipapasok sa Lazada. Maraming butas ang inilalagay ko. Ang purpose nito, hindi ito para sa design, kundi ang kahalagahan nitong mga butas na to para may ventilation siya. Hindi mai-stack ang init sa loob ng kahon. Ito. Ayan. Napaka mabusisi lang magbutas ng manumano. Pero kailangan para maging mapaganda lang ang kondisyon ng ating kalan. Para ang init sa loob, sisingaw dito sa mga butas na to. Ito rin ang purpose nito na medyo maluwang itong dito sa may chamber para ang init ng ating chamber makakalabas. Ayan, ito na yung ating mga finished product. Susunod na natin dito yung pagtesting para makita ng mga bibili nito kung paano i-operate. Ginawan ko siya ng lagyanan ng adaptor para hindi pa kalat-kalat. Kaya pwedeng lagyan ng posporo. Ayan, ito yung ating kalan na pangbinta. Ito yung ating ipapasok sa Lazada. Meron tayong tangke na 1 litro ang laman. Bali yung tangke natin, meron na siyang filter para hindi mahirapan yung gagamit. Ayan. 1 liter ang laman nito. Meron tayong container na lagyanan ng gaas pang parikit. Ito yung ating lagyanan ng adaptor. Ito. Ito yung ating blower. Sa loob yung blower natin. Ang blower natin ay ang sukat niya ay kuan lang 4 cm kwadrado. Maliit lang siya. 104 kung sa inches. Ang ating cover ng chamber, ang kanyang diameter ay 3 inches di 3. Ang kanyang patungan ng kaldero ay may diameter siyang 9.5 inches, 24 cm. Ang ating chamber, 3 di 3. Ang ating burner, 3/4 na GI pipe, 3/4 by 1.5 inches. Ang lapad ng ating kalan ay 12 1/4 inches, kung sa centimeter 31 cm. Ang haba niya ay, ang haba ay 18 inches kung sa centimeter 46. Yung kanyang taas ay 6.8 inches kung sa centimeter 17 cm. Ang ating flat bar na gamit dito sa patungan, 316 by 3/4 patungan ng langis ng tangke.
At ang ating hose, dinadaluyan ng langis, 3/4. Copper tube, 3/4. Magandang araw mga kadiskarte. Titesting tayo ngayon ng aking used oil kalan na hinihintay ng mga gustong bumili. Ito, magtitesting tayo. I-demo ko para malaman ninyo kung paano i-operate. Ayan. Ito yung kanyang embudo. Ito yung kanyang dinadaluyan ng langis. Ngayon, ang unang gagawin natin, bubuksan muna natin yung langis para makadaloy sa doon sa tubo. Ayan. Lagyan muna natin ng langis. Ayan. Tatantsahin yung pagbukas na mapuno yung itong nakabaluktot na to. Kasi itong dinadaanan ng langis, kaya binaluktot ito para pag napuno ito ng langis, yung usok hindi siya makakadaan papunta dito sa embudo. Kaya kailangan malagyan muna ito. E ngayon, meron na siyang laman. Papalingas na tayo. Siya nga pala, gusto kong linawin. Itong ating kalan, may mga ibang bumili nito na nagareklamo sila dahil hindi na daw dumadaloy yung langis yung galing dito sa embudo. Ngayon, gusto ko lang ulit-ulitin na ipaliwanag kasi maraming beses ko na rin ito pinaliwanag na itong kalan na to, dahil ang gatong nito ay langis. Kapag ito'y matagal na ang gamit, dito sa loob ng burner, papakita ko. Yung loob nito, itong dulo nitong dinadaanan ng langis, ito. Pagka matagal ng gamit ito, nagkakaroon ito ng tutong yung dulo. Kaya hindi nila napapansin na nagkakaroon ng tutong yung dulo, nagbabara dito sa dulo, yung inaabot ng apoy. Kaya kailangan dito, susundutin, lilinisin itong dulo. Pag naramdaman na hindi dumadalo yung langis, may barayan dito sa dulo, yung nagkakaroon siya ng tutong. Yung dulo nitong tubo na dinadalo yan ng langis galing dito sa embudo. Tsaka laging tatandaan na lilinisin lagi, lalo na kung maghapon yung pag-andar nito, paggamit. Yung sahig nito, sahig ng bar ng chamber, nagkakaroon ng tutong, kumakapal yan. Kumakapal sa loob yung tutong, kaya kailangan pag may tutong na tatanggalin. Kasi pag hindi yan tinanggal, pag kumapal yung tutong doon, wala nang space yung gatong yung langis. Aabot na yung langis dito sa mga butas nitong burner na dinadaanan ng hangin. Pag umabot na yung langis, dahil manipis na lang yung piston ng langis, dahil maraming tutong, tatagas na siya. Pag umabot dun sa butas na dinadaanan ng hangin, tatagas, dadaloy na dito sa ilalim. Pangit na yon. Kaya yun ang laging tatandaan, laging lilinisin. Kahit naman yung ating kalan na gas stove, linilinis din natin yon. Nagbabara din yon kahit fluid lang yon, kahit na hindi katulad ng langis na nagtututong. Pero kailangan din linisin yon. Tsaka itong ating tangke ng langis, nilagyan ko na ito ng salaan para hindi na kayo mamroblema sa paghahanap ng pangsala ng langis. Kasi ang langis marumi. Maraming latak.
Kaya may filter na siya. Nilagyan ko na siya ng filter. Sundan yung ating pag-testing at tandaan yung pamamaraan ng pag-operate para hindi kayo mahirapan. Tsaka itong ating blower. Ayan. Nakasalpak lang ito. Pagka limbawa naglukos siya, madali lang naman sa palitan. Mura lang ito sa ano, nakakabili ito sa Shopee. Diyon ko ito binibili. Pag nasira siya, nakasalpak lang yan. Pwede hugutin lang yan. Oh. Ayan. Mahuhugot yan. Nakasalpak lang yan siya dyan. Kaya madali lang siyang ayusin. Ayan. Tatanggalin lang yung pagkakabit ng wire dito sa ilalim para mahugot siya. Kasalpak lang yan. Ganun lang yan siya. Meron tayong lagyanan ng adaptor tsaka posporo. Nilagyan ko na ng lagyanan kasi para hindi pa kalat-kalat ito. Pati yung posporo. Ito yung switch. Ngayon, ito ang ating parikit. Kapirasong tissue lang. Ayan. Isang tissue. Hahatiin pa natin ito para hindi marami yung abo sa loob. Kasi kung mapapansin nyo, yung ibang nagpapalingas nito, tinatambakan nila ng maraming papel o kaya karton. Kaya hindi pa nga nagtututong, ang dami na ng abo. Ngayon, ang gagamitin natin na pampalingas, krudo. Para mas mabilis siyang maglingas. Yung langis pwede rin. Kaya lang matagal. Matagal maghihintay magpainit. Ngayon ito, kapiranggot lang ito. Ayan, ito yung ating takip. Bali, ipapaikot lang natin siya dito. At babasain lang ng krudo. Yung basang-basa lang siya. Huwag masyadong marami. Yan. Tapos ito yung ating saksakan. Sasaksak na natin. Habang nakasara yung switch. Ayan. Sisindihan na natin. Ngayon, may sindi na siya, pwede siyang pahanginan ng kahit 1/4 lang yung bukas ng para sa hangin. Tapos, bubuksan na natin yung switch at itatakip natin agad ito. Ayan. Sa pamamagitan ng takip na yan, hindi na kailangan hintayin pa na uminit. Pwede nang salangan agad yan. Yan. Ngayon, habang gumagana yung parikit doon na krudo, pwede na ito patuloan siya ng patak-patak. Para pag naubos yung krudo doon, may mainit na nalangis na nandoon sa loob. Kukontrolin dito ang patak. Kailangan patak-patak lang siya. Para habang naglilingas doon yung krudo, may langis na na mainit doon. Para tuloy-tuloy ang paglilingas. Ayan. Ganun lang ang patak. Ayan. Kita nyo, tuloy-tuloy yan. Tuloy-tuloy ang apoy na yan. Ngayon, pagka naramdaman nyo na wala na siyang krudo doon, tamang-tama mainit na siya, pwede nang buksan ng todo yung hangin. Maya-maya lang ng kaunti. Ayan, sisilipin natin kung tuloy-tuloy yung apoy. Ayan,
Tuloy-tuloy yung apoy. Hindi na maghihintay na painitin pa. Pwede nang salangan agad. Ayan, medyo umiinit na siya. Pwede na siyang buksan ng todo. Ayan, tinodo na natin. Pansinin niyo yung patak. Paisa-isa lang yan. Ngayon, kung kailangan na ang isasalang ninyo ay hindi aapo ang tubig, halimbawa mag-peprito, mag-adubo, hindi siya aapaw, hindi na kailangan takpan yung burner. Pwedeng tanggalin. Ayan. Pwedeng tatanggalin yan. Ngayon, kung halimbawa magsasaing, kasi ang sinaing natin pag kumulo, umaapaw yon. Pag nagsaing ka, tapos kumulo ng sinaing, saka nalalagyan nito. Saka tatakpan. Tatakip ang takip. Ayan. Pag itinakip yan, kahit umapo ang tubig niyan, hindi yan liliyab. Kasi may dipinsa na siya sa tubig. Yan ang kagandahan ng takip na yan. Ngayon, dahil mainit na siya, pwede nang lakas-lakasan yung patak para gumanda-ganda ang apoy. Ayan. Kung makikita niyo yung patak niya, ganyan lang kabilis. Ngayon, titestingin natin. Kung halimbawa, siya ay kumulo na at saka umapaw, titestingin natin, ha? Ayan. Kunyari, umapaw ang tubig. Wala siyang liyab. Ngayon, tatanggalin natin yung kaldera, yung kaserola. Ayan. Ayan, mapapansin nyo yan. Wala kayong nakikitang apoy sa ibabaw. Pero napakainit yan. Kaya kahit may takip yan, hindi mapipigilan yung pagluto. Papansin nyo, walang nalabas na apoy niyan, pero grabing init niyan. Titestingin natin buhusan. Yan ang gawa ng takip. Yan ang trabaho niya. Malaking dipinsa siya sa tubig. Yan. Yan ang kagandahan niyan. Ngayon, tatanggalan natin ang takip. Bubuhusan natin ng walang takip. Kaunting tubig lang. Ayan. Grabe. Ayan, pansinin nyo ang apoy natin. Napakaganda ng apoy. Meron tayong kulay blue. Ayan. Yan ang apoy natin sa ating used oil stove. Napakaswabe nito na pangsaing. Kung mapapansin nyo, yung pinakatuktok ng burner, may apoy. Binubuga pataas. Yan ang kagandahan ng maiksyang burner. Napakaganda ng apoy. Nagkukulay blue at dilaw ang kulay niya pag nilakasan ng daloy ng gatong. Tama, oh. Pagkataas ng kulo. Kataas ng kulo ng tubig. Ngayon, tingnan nyo, tatakpan natin kung mapigilan yung pagkulo. Tatakpan natin yung burner kasi ang sabi ng iba, pag may takip daw, hindi makakaloto. Yan ang pagkasabi nila. Marami kasing nagko-comment. Ayan.
May takip yan, yung barner. Ayan ang kulo niya, oh. Hindi nagbago ang lakas ng kulo, oh. Umaangat pa yung takip. Ayan, oh. Umaangat pa ang takip, pero may takip ang barner niyan. Ganyan katindi, hindi napipigilan ang init kahit may takip. Tingnan nyo, pag nagpula ang barner niya, ang takip, mas lalong mainit yan. Hindi ko na pinaawasan yan ng gatong. Oh. Ayan, wala nang napatak yan. Inuubos ko na lang yung laman doon para malinis yung abo. Tuyong-tuyo yung barner. Tingnan nyo kung gaano kalakas ang apoy niyan. Nagpula na yung takip niya. Pero hindi yan basta-basta malulusaw kasi makapal yan. Pawala na yan. Pawala ng apoy kasi kanina ko pa isinara yung langis. Pwede na ninyo ma-order ito sa Lazada sa mga naghihintay. I-check nyo lang sa Lazada. Ayan. Siguro may nakapanood na sa inyo sa ibang nagdi-demo dito na itinuturo nila na madaling pagpatay ng apoy, nilalagyan ng basahan na basa yung timber. Tama yon. Na ano yon, namamatay ang apoy. Madaling mamatay. Lalagyan lang ng basahan na basa tapos itatakip dyan. Mamamatay yan ang apoy ng madalian. Ang problema doon, marami pa ang langis na naimbak sa loob. Mawawala na ng apoy, marumi. Hindi malilinisan mabuti ang loob ng barner kasi maglalagkit yun, may imbak pa na langis. Kaya ang sa akin, ipinapayo ko dito, kung malapit nang matapos magluto, kahit anong niluluto, tatantsahin kung gaano pa katagal matapos, isasara na yung dito sa pagdalo ng langis, isasara. Para tamang-tama, titigil na sa pagluto, wala nang apoy dito. Pag kusa na siyang namatay, wala nang langis, malinis ang loob ng barner, tuyong-tuyo. Kahit kahig-kahigin mo na lang, o kaya kahit hipan lang yung natira na abo, yung sa abo ng papel na ginamit, pagpalingas, pwede na. Pero kung may langis na natira doon, malagkit yan. Hindi malilinisan, marumi. Yan ang kagandahan ng tatantsahin mo kung malapit ka na matapos magluto, isara na lang yung langis. Huwag nang padaluyin. Ganon, mas maganda yan para sa akin. Kaya lang, nasa sa inyo yon kung madalian ang gusto nyong pagpatay. At saka pag maghapon na paggamit nito, kasi ito, kahit maghapon mo gamitin, walang problema. Ngayon, pagkatapos mo magluto ng matagalan, nagkakaroon siya ng tutong sa pinakaloob ng chamber, yung sahig niya. Kasi langis yan, nagkakaroon niya ng tutong. Kaya kung hindi mo yan lilinisin, kakapal ng kakapal, hanggang wala ng space yung langis na papasok doon, mapupunta na sa butas na dinadaanan ng hangin, mag-o-overflow na siya, tutulo na sa ilalim yung langis. Kaya kailangan, bago magsalang, linisin muna. Kung nagtutong siya, kayo rin, alisin yung tutong para laging maluwag dun sa loob. Ganun lang ang technique dito. Siya nga pala, mga kadiskarte, gusto ko lang linawin sa inyo. Itong aking adaptor, dalawang klase. Ito yung isa. Ito naman yung isang adaptor. Pag itong adaptor ang gamit, ganito ang kanyang air controller. Ito siya. Ayan. Itong controller niya. Parehas lang din naman ang kinahihinat na ng hangin, yung pagpahinat sa kapagpalakas dito. Ito kasi, ang controller ng hangin, may mga piyesa ito sa loob. Ito namang isa, ang aking controller ng hangin, walang piyesa
Sigurado ito na walang sunog ito sa pyesa. Ayan. Dito naman, may pagkakataon na pag may pyesa na nasunog sa loob, hindi nagagana yung air controller. Kaya, parehas lang din naman ang galaw ng hangin, yung lakas. Dito, pagka isinara ito ng kaunti, magmiminor ang hangin. Pag binuksan ng todo, lalakas ang hangin. Kaya, nililinaw ko lang, baka yung iba magtataka. Dalawa ang aking air controller. Ito yung isa. Kapag ito ang gamit, pag ito ang nakakabit sa kalan, wala nang ganito. Wala nang air controller na ganito. Tinatanggal na ito. Hindi ko na ito kakabit. Ito na lang siya. Blower na lang. Yan. Blower na lang siya pag ito ang kapares. Pero pag itong adapter, pag ganitong adapter, kasi wala siyang controller ng hangin, mayroon siya nito. Kinakabitan ko nito ng ganito. Ayan. Sana maunawaan nyo yung sistema ng ating kalan. Pero ang apoy niyan, parehas lang. Isa lang yan. E kung tutuusin nga, kung gusto mo nga ng malakas lagi, kahit hindi na wala ng controller, pwede rin eh. Kasi ang nagko-control ng apoy, dito yan sa patak ng daloy ng langis. Dito yan sa may imbudo. Bale, ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa presyo ng ating used oil stove. Karamihan, sinasabihan ko sila na tingnan na lang sa Lazada. Pero marami pa rin ang nagpupumilit na malaman. Ngayon, pag sinasabi ko ang presyo, karamihan din sa kanila, sinasabi agad nila sa akin na mahal. Kaya sinasabihan ko tuloy sila na tingnan na lang sa Lazada. Kasi ang Lazada kasi may patong pa yon sa dipindi sa layo ng pinaghahatiran nila. Ngayon, ipapaliwanag ko sa inyo yung sistema ng ating used oil stove para maunawaan ninyo at gusto kong ipaalam sa inyo na maging para parehas tayo tapat. Kaya ako magiging tapat sa sistema ng ating kalan para yung iba hindi na mag-iisip kung kaya ba nila o hindi o mahal ba o ano. Itong ating kalan, ganito lang siya tingnan, pero napakamabusisi nito gawin. Napakamabuting-ting. At itong ating kalan, hanggang matapos ito, kuryente ang ginagamit nito. Mag-welding, magtabas, gagamitan ng kuryente. Lahat hanggang matapos, gumagamit ng kuryente. Ito yung aking bagong imbento na takip. Matrabaho din ito. Ayan. Kaya ang isang kalan na to, pinaka-minimum ko nito, 3 araw at kalahati ko binubuting-ting ito. Minsan nga, nasobra pa. Pero pinaka-mababa na panahon na paggawa nito, 3 araw at kalahati dahil mabusisi nga ito. Ngayon, ipapakita ko sa inyo yung computation ko ng kada isang kalan. Ayan. Yan ang aking lumang design. Ngayon, ito naman yung bagong design. Yan ang kinalabasan ng kada isang kalan. Sana maunawaan ninyo. Pasensya na sa iba dyan na hindi ko na nasabihan ang presyo ng kalan. Kasi nga, iniiwasan ko na pag sinabi ko kasi, sinasabi agad na mahal. Kaya yon, pinakita ko yung computation ng bawat isang kalan para maunawaan ninyo. Ang katunayan yan, bawi-bawi lang yan.
wala akong tubo doon. Bawi lang ako sa materyales at saka yung aking pininta ko lang yung aking yung arawan namin dito. Wala akong labis doon. Sana maunawaan nating lahat. Ngayon yung iba naman, sinasabi nila gusto nila magdirekta na lang sa akin bumili para daw mas makamura. Ang sabi ko, mas mahirap ka ako kung didirekta kayo. Kaya sa Lazada kayo mag-order, kasi sa Lazada napakadaling mag-order doon, madaling mag-deliver. At saka sa Lazada, makikita nyo doon yung kabuuan ng presyon niyan. May patong din yon, depende sa layo ng dideliveran, yung sa tinatawag na shipping fee. Sa Lazada kasi, mas maganda talaga kasi mas nakakamura kayo sa shipping fee at saka mabilis ang pag-deliver nila. Kaya pag umorder kayo doon, hindi magtatagal, makakarating sa inyo. Ang presyo ko, pagdating sa akin, may ano na yan, may kaltas na yan. Yung presyo ko, kulang na yan. Itong kalan natin, ikumpara doon sa lumang design ko, malaking in-improve nito. Kasi yung lumang design ko, kung makikita nyo doon sa pinakita ko kanina na yung ganito ito, yan ang lumang design. Ang naidagdag lang dyan sa presyo na yan, yung takip, nagkakahalaga ng 500. Pero yung mga materyales dyan, para parehas lang din, yung nakasulat dyan. Pero sa actual dito sa ating kalan, malaki ang nabago nito kasi itong kalan natin, mas makapal na ito kaysa sa luma. Sa dati, mas matibay na ito. Itong tangke niya, yung lumang design ko, wala siyang filter. Ngayon, itong bagong design ko, mayroon na. Tapos, yung luma, walang takip. Itong bago, mayroon ng takip. Dipinsa sa tubig. Bale, malaking ipinagbago, pero ang naidagdag ko lang dyan, 500 lang, yung takip lang. Sana maintindihan natin lahat, maunawaan natin yung presyo ng mga materyales at para makita nyo kung ano yung quality ng ating kalan tsaka yung lahat ng sistema kasi yung iba talaga hindi nakakaunawa kung bakit naging ganun yung presyo. Kaya ako na mismo nahihiya magsabi pag tinatanong ako ng aking mga taga-subaybay, kasi nga agad-agad sinasabi nila sa akin na mahal. Sa mga bago lang na nagsusubaybay sa akin, i-check nyo lang yung aking FB page, Madiskarteng Eder. At sa mga katanungan nyo, nakikita ko naman sa aking FB page kung may tanong kayo. Nababasa ko naman at doon ko masasagot yung mga iba nyong mga katanungan. Shoutout muna dyan kay Jansky TV at kay Vindero TV. Shoutout din kay Edwin Bunagan ng Tugigaraw, Cagayan Valley. Papashoutout sila. Magandang araw sa inyo. Salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay. Okay. Palagi lang magsubaybay at huwag kakalimutan mag-like, mag-subscribe at i-share na rin yung aking mga video para magpatuloy, maipagpatuloy ko yung paggawa ng mga karagdagang kaalaman para makatulong din sa inyo sa mga gustong matuto at nangangailangan ng karagdagan kaalaman. Hindi ko yan pinagdadamot, kaya samahan nyo ako at suportahan din para patuloy ako makapagbahagi. Patnubayan tayo ng Panginoon at lagi tayong magdasal, palagi tayong ligtas at pangunahan tayo ng pong may kapal sa lahat ng oras na ating mga ginagawa sa lahat ng bagay. Salamat at ingat po tayong lahat.